Isang magandang umaga po muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ngayon pong umaga ay muli nating basahin at pagsaluhan ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Roma chapter 2 verse 17 to 29. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa inyo ng kautusan. Ang palagay mo'y tagaakay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlan, tagapayo sa mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangalunya. Ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga diyos-diyosan. Bakit ka pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang. Pinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Ang inyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba siya itinuturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Tatapwat kayong may kautusan, nasusulat ay lumalabag naman dito. Sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang Hudyo ang kanyang mga magulang at dahil sa pagtuli ng laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Dito po sa talatang ating nabasa ay nais bigyan diin ni Pablo ang kahulugan ng pagiging tunay na Hudyo. Alam natin na ang mga Hudyo ay ang bayan ng Diyos. Sila ay ang pinili ng Panginoon na kanyang bayan at sa kanila ibinagkaloob ang kautusan. Ito ay kanilang binasa, ito ay kanilang pinag-aralan, ito ay kanilang naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Ngunit marami sa kanila ay nagkaroon ng pride dahil sila ay bayan ng Diyos. Ang nabuo sa kanila ay pride dahil sila ay pinili. At ang labis na pagkilala sa kanilang kalagayan bilang bayan ng Diyos. Magaling silang sumunod sa kautusan o kaya pinag-aralan nila ang kautusan, binasa nila ito, binigay na sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ngunit ayon sa sinasabi ni Pablo, sila pa ang sumusuway dito. Nagtuturo sila, nag-aakay sila sa pagiging Hudyo, ngunit sa buhay nila ay hindi nila ito ipinamumuhay. Hindi nila ipinamumuhay yung kautusan na kanilang itinuturo, na ibinigay din sa kanila ng kanilang mga ninuno. Sabi nga ni Pablo, sa ganitong paraan ay nilalapastangan nila ang Diyos, sapagkat ang kautusan na pinagkaloob ng Diyos sa kanila ay hindi nila sinusunod. Sabi pa rin, dahil sa kanilang pamumuhay, dahil sa ganon ang kanilang ginagawa, yung mga hintil na hindi bayan ng Diyos, ay napagwiwikaan sila at nalalapastangan ang pangalan ng Panginoon dahil sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon po, ito ba ay may
kahulugan sa atin bilang mga Kristiyano. Parang ganito rin po ang ating nagiging buhay eh. Tayong mga nagsasabing tayo ay mga Kristiyano, niligtas ng Panginoon, at tinawag ding bayan ng Diyos dahil sa pagkilala natin sa Panginoong Jesus. Ay nagkakaroon po tayo ng pride at nagkakaroon po tayo ng pagmamalaki sa ating sarili at sinasabing kami ang mga Kristiyano. Kayo, hindi kayo. Tapos, dahil doon, para bang alam natin ang kautusan, magaling tayong mag-quote ng mga verses, nagbabasa tayo ng Biblia, alam natin ang mga, nag-aaral tayo ng iba't ibang bagay dito sa salita ng Diyos. Ngunit, ano ang nakikita sa atin ng Panginoon? Nakikita sa atin ng Panginoon ang pagsuway. Magaling tayo sa pagsasalita, magaling tayo sa lahat ng mga details sa Bible. Sometimes we debate or discuss things in the Bible fluently. Pero hindi nakikita sa ating pamumuhay. Yung ating mga pagsasalita, yung mga salita ng Diyos sa atin ay hindi nakikita sa pamumuhay. At sabi nga, magkakaroon tayo ng pagmamalaki pa. Tayo pang mga Kristiyano ang nakikitang namumuhay pa rin sa kasalanan. Hindi nakikita sa atin kung ano yung ating pinag-aaralan. Para bang ang salita ng Diyos ay nakaipon lang lahat dito pero hindi lumalabas sa ating mga aksyon, sa ating mga pananalita. Hindi nakikita sa ating commitment. Hindi nakikita sa ating buhay. Kaya nga, yung mga Hudyo nun, isang tanda ng pagsunod nila, isang covenant sa kanila ng Panginoon ay yung pagiging tuli at ang pagsunod nila sa kautusan. Pero ang nangyayari, sila na nagsasabing tinuli o may covenant kay Lord, sila ang sumusuway. Kaya nga sabi dito ni Pablo, darating yung panahon na yung mga tao pang ang hindi tuli, sila pa ang nakakuwang sumunod sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po na makita na tayong mga nagsasabing mga Kristiyano, tayo pa yung lumalabag, tayo pa yung hindi kakitaan ng pag-ibig, tayo pa yung hindi kakitaan ng pagpapatawad, tayo pa yung hindi nagpapakita ng isang buhay na binago. Kaya nga po, minsan nakakarinig tayo ng ganitong mga salita, iyan ba yung mga nagsasabing Kristiyan? Bakit ganyan mamuhay? Yan ba yung mga sinasabing mga mananampalataya na tagasunod ni Kristo? Pero tingnan mo nga kung paano manalita, tingnan mo nga kung paano mamuhay. Yun po, nakakahiya na minsan mas mabubuti pa yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, pero namumuhay ng matuwid at matapat. Kaya nga po na sisira ang pangalan ng Diyos sa atin. Nais ko pong bakpalitan. Ganito po kasi ang nakasulat sa verse 29 dun sa Roma. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Palitan po natin yung salitang Hudyo. Ang tunay na Kristiyano ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Iyon po ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay Kristiyanong binago ng Diyos ang kanyang puso. At ang pagbabagong ito ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Ngayong umaga, ipamuhay natin ang tunay na pagiging Kristiyano. Yung salitang Kristiyano, daladala po natin, Christian, follower of Christ. Daladala po natin ang pangalan ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga po, ipamuhay natin ang katotohanan ito. Kung tayo man ay nagkulang sa mga bagay na ito, patawarin tayo ng Panginoon.
Huwag tayong magkaroon ng pride, huwag tayong magkaroon ng pagmamalaki sa ating sarili dahil tayo nagsasabing tayo ay niligtas, tayo ay mga Kristiyano. Kundi, sabihin natin na huwag na lang tayong magsalita, kundi ang Diyos ang magbigay ng papuri sa atin. Sabi nga, let God be the one to lift us up. Hindi, huwag natin itaas ang ating mga sarili. Dahil tayo ay magaling sa Biblia, magaling tayong magpaliwanag, o kaya naman, daladala mo ang pangalang Kristo, Christian, ipamuhay natin to. Pakita natin ang tunay na pagiging Kristiyano. May pag-ibig, may pagpapatawad, may pagsunod sa Panginoon, may pagpapakumbaba. Sana po sa umagang ito, kung tayo man ay nagkulang sa Panginoon, nawa, mapangatawanan natin ang pangalang Kristiyano. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, patawarin mo po kami kung sa pamagitan ng aming buhay ay nalalapastangan namin ang iyong pangalan. Dahil hindi nakikita sa amin ang katotohanan. Hindi nakikita sa amin ang pagsunod sa iyong kautusan. Hindi nakikita sa amin ang pamumuhay. Isang buhay na binago at nilinis ng iyong dugo at pinangungunahan ng Espiritong Banal. Patawad po, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami na mamuhay kami ayon sa pagkatawag na salitang Kristiyano. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga pangalang ito ay magpakita na tunay nga po kaming tagasunod ni Kristo sa pamagitan ng aming buhay. May pagsunod, may pag-ibig, may pagpapakumbaba. At marami pa, Panginoon. Salamat po sa muling pagpapaalala sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus to Eternity. Patuloy po nating ipamuhay ang salita ng Diyos.